na ng mga selebrasyon para sa pagdating ng 2021, tatlo ang nabiktima ng ligaw na bala. Isa sa kanila ang 12 taong gulang na bata sa Lanao del Norte na tinamaan ng bala sa ulo habang naglalaro. Isang babaeng pulis naman ang inaresto dahil sa pagpapaputok ng baril. May report si Emil Sumangi. Bit-bit ang kanyang alkansya. Masayang nakikipaglaro ang 12 taong gulang na si Suzette Abregondo sa kanyang mga pinsan sa tapat ng kanilang bahay sa Sapad, Lanao del Norte bago magpalit ng taon. Nang sumapit na ang hating gabi, bigla siyang tumumba. Ang akala ng mga pinsan at kapitbahay niya na dulas lang si Suzette kaya dumugo ang kanyang ulo. Dead on arrival siya sa ospital. Nang suriin ng doktor, tinamaan pala si Suzette ng bala sa ulo. Inakala pa kung sino ang nagpaputok ng baril. Nag-help overpoint sa ko ng ating crime laboratory personnel. Magkakanda po ng cross-matching pagdating po sa firearm kung saan po maaaring itong slug na to ay natitigan. Kung ito po ay loose firearm, there is a difficulty on the part of our authorities to determine who was responsible for sa pangyayari yon. Pero kapag natanin standpoint ng firearm na to, we will inform the public as regards who the owner of this firearm is. Kritikal naman sa ospital ang isang 6 na taong gulang na lalaki sa Santa Catalina, Negros Oriental matapos tamaan ng ligaw na bala sa tiyan pasado ala una ng madaling araw. Ayon sa mga pulis, nangyari ito habang umiihi sa tabi ng pader ng kanilang bahay ang bata. Tingin ng mga pulis, posibleng malapit lang sa bahay ng bata ang nagpaputok ng baril habang sinasalubog ang bagong taon. Hindi raw kasi galing sa itaas ang bala. Tumama raw ito sa kanang bahagi ng tiyan ng bata at saka tumagos sa kaliwang bahagi. Inaalam pa kung sino ang salarin. Sa 20 naman na sapul ng ligaw na bala ang 39 na taong gulang na si Raymundo Dalyoan. Matutulog na sana ang biktima sa kanilang bahay sa Dagupan City na mangyari ang insidente. May biglang yung nahulog. Bumalik yung namin higaan, pati ako nanunang bala. Kaya yun, lumabas ako dyan sa bahay para sumaklolo. Tapos hinatid na ako dun sa namin, yung pinsang ko, hinatid na ako dun sa Region 1. Dinala sa ospital si Raymundo pero tumanggi siyang magpa-admit. Iniimbestigaan pa kung sino ang nagpaputok ng baril. Bago ang mga insidente yan, 3 sunod-sunod na taon nang walang nabiktima ng ligaw na bala mula noong 2017 base sa datos ng DOH. Sa Malabo naman, kulong si Police Staff Sergeant Karen Borromeo. Matapos si reklamo ng kapitbahay na ilang beses nagpaputok ng kanyang service firearm bago magpalit ng taon. Wala raw itong kaugnayan sa pagsalubong sa bagong taon kundi sa pag-aaway ni Karen at ng kanyang partner. Resident actually nung kalilin partner niya, may mga na-recover na 14 empty fired cartridges ng 9mm Glock. Umaga pa lang daw kahapon, naririnig na ng mga kapitbahay ng pulis ang pag-aaway nila. Ang tinitignang ugat nito, pagsiselos ni Karen sa kachat umano ng kanyang partner. Isinuko na ni Karen ang kanyang baril. Tumanggi siya magbigay ng pahayag. Sinabit niya yung sarili niya and then sinurrender rin niya yung sarili niya, pati na rin yung baril. And inaresto na rin namin siya for alarm and scandal. Nawala daw siya sa isip niya, too late for her to realize na nawala siya sa tamang pag-iisip ng gawin na po yun. Nagsampa na ng reklamo laban kay Karen sa piskalya. Haharap din siya sa kasong grave misconduct. Indiscriminate firing or illegal discharge of firearms ng ating kapulisan, automatic po ito, iimbestigahan po ito. And highly likely ito po ay madidismiss sa serbisyo. Ay, wala pong VIP treatment, parehas po. Ayon sa PNP, 18 kaso ng indiscriminate firing ang naitala mula December 16, 2020 hanggang ngayong unang araw ng 2021. Emil Sumangil, GMA News.